Magandang gabi mga ka-Night Shift. Tapos mo na bang panoorin ang documentary series sa Netflix patungkol sa misteryosong pagkamatay ni Elisa Lam sa loob ng kinikilala bilang Death Hotel, ang Cecil Hotel? Kung hindi pa, pakinggan mo na lamang ang inilabas naming video kung saan aming ibinahagi ang tungkol dito. Marami ang nakumbinsing ang pagkamatay ni Elisa Lam ay dahil nilaro niya ang isang laro ng kamatayan, ang elevator game. Mapapanood sa video ang kakaibang ikinikilos nito habang nasa loob ng elevator ng hotel. Ang pagpindot sa iba't ibang buttons at ang paulit-ulit na pagpindot nito, makikita sa CCTV footage na mag-isa lamang siya, ngunit tila ba may kasama siya at tila may pinagtataguan. Di pangkaraniwan ang galaw ng kanyang mga kamay, di maipaliwanag ang posisyon ng mga daliri nito. Sa video ay makikitang tinititigan niya ng matagal ang bukana ng nakabukas na elevator na animoy may hinihintay siyang pumasok, ngunit wala naman. Ni hindi nagsasara ang elevator. Kung ano-ano ang kanyang ikinikilos, humahakbang siya ng paabante at paatras. Tila bilang ang kanyang bawat hakbang o pag-apak sa sahig. Mabagsik na lalabas saglit at titingnan ang kanan at kaliwang hallway, pagkatapos ay papasok siya ng mabilis at pipindutin ulit ang iba't ibang buttons sa elevator. Opinyon at obserbasyon ng iilan ay wala sa matinong pag-iisip si Elisa. Lango raw ito sa droga. Inamin naman ng mga kaibigan nito na may mental disorder ang dalaga. Bipolar daw ito, kaya ganun kung kumilos. February 19, natagpo ang wala ng buhay, naaagnas, at nangangamoy ang bangkay ni Elisa Lam. Ayon sa pag-aaral sa kanyang katawan, walang sinyales ng panggagahasa o sapilitang pagpatay. Wala ring lumabas sa screening na overdosed sa droga ang katawan. Ano nga kaya ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito? Di kaya naglaro nga talaga siya ng elevator game? Ang nakakakilabot na laro kung saan hinahamon mo ang iyong sarili na mabuksan ang pinto papunta sa ibang dimension o ang tinatawag nilang other world. Kapag nagtagumpay ka sa bawat steps ng laro, ay makakapunta ka sa kabilang mundo, sa mundong hindi atin. Makakapasok ka sa mundo nila. At kung sakaling ang magawa mo ito, makakabalik ka pa kaya sa dati mong mundo? Sa mundo nating tao, makakapasok ka pa kaya ulit dito? O matutulad ka sa sinapit ni Elisa, namatay sa di malamang dahilan? Bago tayo magtungo at mawili sa buong storya, nakapag-subscribe ka na ba rito sa Night Shift Stories? Kung hindi pa, huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. At kung sakaling magustuhan ng video na ito, maaari mong i-like at i-share sa mga kaibigan mo. Simulan na natin. Paano laruin ang elevator game? Pinakauna sa lahat ay dapat handa ang iyong loob sa kung ano man ang maaaring mangyari habang nilalaro ito o pagkatapos itong laruin. Kinakailangan lamang dito ay isang player. Oo, ikaw lamang mag-isa at wala kang dapat nakasama upang maging matagumpay ang larong ito. Sunod ay maghanap ng building, pwedeng hotel, motel, eskwelahan, mall, apartment o kahit saang building basta't mayroong 10 palapag. Tandaan, 10 floors. Mahigit na ipinapaalalang dapat na habang nilalaro mo ito ay walang ibang taong kasabay o kasama sa elevator na sasakyan mo. Kung mangyaring may sumabay na ibang tao, ay uulitin mo ang laro sa simula. Step 1. Pumasok ng mag-isa sa elevator. Pindutin ang 4th floor button, huwag bumaba o lumabas. Basta't pindutin mo lang, hayaang bumukas at huminto ang elevator. Pindutin ang 2nd floor button. Huwag kang bababa. Steady ka lang sa kinatatayuan mo. Susunod, pindutin naman ang 6th floor button. Ganoon ulit, huwag bababa. Pagkatapos ay pindutin ang 10th floor button. Huwag bababa, hintaying magsarado ulit ang elevator. Sa pagkakataong ito ay pindutin ang 5th floor o panglimang palapag. Dito na magsisimula ang mga di mo inaasahang pangyayari. Kapag narating mo ang panglimang palapag, ay may makikita kang babae. Kwento ng iilan, dalaga raw ang itsura.
depende sa karanasan mo ang mangyayari. May nakapagsabing, pumapasok daw itong babae sa elevator at susubukin kang kausapin o tanungin. Pipilitin kanyang kausapin o tingnan mo siya. Manghihingi siya ng tulong o sesenyasan ka ng mga kakaibang galaw. Makapanindig balahibo kapag ginagawa niya ito. Bili ng mga taong sumubok at napagtagumpayan ang elevator game, huwag na huwag mong papansinin ang babaeng ito. Huwag kang padadala kahit napilitin ka niya o pumunta sa harapan mo para kausapin ka. Sapagkat isa na iyon sa pagsubok ng larong ito. Unti-unti nang nagsisimula ang bahaging pinakahihintay mo. Ngayon, habang nililito ka ng babaeng ito, ay maaari mo nang pindutin ulit ang first floor button. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Kasalukuyang nasa fifth floor ka, tama? At pinindot mong muli ang first floor. Ngayon, kapag bumaba ng first floor o unang palapag ang elevator, lumabas ka na kaagad nang hindi tumitingin pabalik sa iyong pinanggalingan o sa likod mo. Huwag ka ring magsasalita muna, pakatatandaan niyan. Ngunit, kapag ang elevator ay hindi bumaba o hindi sumunod sa pinindot mong first floor button, bagkus ay umakyat pataas, ibig sabihin ay pinayagan kang makapunta sa tinatawag nilang other world. Ang hinihintay mong bahagi at ang rason bakit mo sinimulan ang elevator game. Ngunit huwag kang pakampante. Akala mo ba ay napagtagumpayan mo na ang larong ito? Hindi pa. Kalahati pa lamang ang nararating mo. Masasabi nating tagumpay ang laro kapag nakabalik ka na sa real world o sa normal o dati mong pinuntahan. Sapagkat ang other world ay ibang-iba sa kung saang lugar mo man ito nilalaro ngayon. Sabi ng iilan na ang itsura ng other world ay madilim. Walang tao, halos di ka makakalanghap ng hangin na halos hihingalin kang habulin ng iyong hininga na tila ba may humahabol sa'yo. Na tila ba tumatakbo ka ngunit hindi naman. Ang other world ay tila ilusyon. Parang nasa loob ka ng iyong panaginip. Ngunit ang nakakatakot na parte ay hindi ka nananaginip. Maaaring ang iba sa makikita mo ay totoo o pwede ring gawa-gawa lamang ng isip mong nababalot na ng takot. Maaari kang matalo ng sarili mong imahinasyon. Sa other world daw ay makakakita ka ng maraming pintong nakasara na kapag binuksan mo ay makikita ulit ang kaparehong pintong iyong binuksan. Mahihilo ka at malilito sapagkat paulit-ulit ang iyong nakikita. Madilim, walang tao, makakaramdam ka ng takot at panic sapagkat kapag nasa mundo ka na nila ay nawawala ang sense of time at direction mo. Kahit na ang basic na kanan at kaliwa ay makakalimutan mo na kaya't patuloy kang malilito kung saan pupunta at kung paano makakabalik. Iyon ang malaking pagsubok ng elevator game. Kaya't bili ng nakararami na ito'y hindi para sa may mahihinang loob. Madaling sumuko at mabilis mawalan ng kontrol sa emosyon. Tibay ng loob at peace of mind ang dapat na nangingibabaw sapagkat walang gagalaw o mananakit sa'yo sa lugar na iyon. Walang hahawak o maghahabol sa'yo. Isip at emosyon lamang ang iyong matinding kalaban. Walang makapagsabi kung ano ba ang pinaka-espesyal o finale ng elevator game, ngunit ayon sa naitalang may pinakamalayong narating sa other world, may makikita raw na bintana sa di kalayuan. At kapag ito'y napuntahan at nalapitan mo sa kabila ng mga nakalilitong pinto na haharang sa paningin mo, may makikita ka raw ditong pulang krus. Di basta-bastang krus. Ito'y krus na nagliliwanag ang pulang ilaw na nanggagaling sa loob nito. Sadyang hindi mo maiintindihan ang nararamdaman mo, ngunit mabibighani ka raw sa pulang krus na iyon. Yan lamang ang eksaktong pagkakasabi ng taong narating ang parteng iyon ng other world. Medyo malabo ang kanyang pagkakakwento sapagkat nang siya'y makalabas sa mundong iyon at siya'y kausapin ng mga kaibigan niyang naghihintay, siya ay nanginginig, malikot ang mata ngunit may bahid ng saya sa labi. Masaya siyang nagbabahagi ng kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan habang ang kanyang tuhod ay nangangatog. Ngayon, bago natin tapusin ang video na ito, paano nga ba makakabalik sa real world? Ano-ano ang dapat gawin? Una,
Sumakay ulit ng elevator, ngunit siguraduhin ang papasuking elevator ay ang eksaktong elevator na iyong sinakyan nang magsimula kang maglaro. Pangalawa, sundin ang ginawa mong steps bago mo narating ang other world. Pinduting muli ang fourth floor button, second floor, sixth floor, second floor ulit, tenth floor, at fifth floor, o panglimang palapag. Huwag bababa. Hintaying huminto sa panglimang palapag at kapag ito'y nasa panglimang palapag na, pinduting muli ang first floor. Ngunit dahil mapangloko ang elevator game, hindi ka nila basta-bastang pakakawalan at pababalikin sa dati mong mundo, kaya kahit na pinindot mo ang first floor, tataas ito papuntang 10th floor. Huwag magpapanik at pindutin lamang ang first floor. Kapag hindi gumana, pindutin ang iba pang buttons para lang iwasang makarating sa 10th floor. Huwag matakot at huwag mapapagod na pindutin ang ibang floor buttons. Maya-maya ay ibabalik ka rin nito sa first floor. Kapag narating mo na ang first floor, i-check ang paligid. Sa tingin mo ba ay nakabalik ka na sa real world? Normal na ba ang nakikita mo? May mga tao na ba at tila nawawala na ang takot at kaba mo? Kung oo, maaari ka nang lumabas. Congrats! Nagtagumpay ka. Ngunit kapag napansin mong parang may mali pa din sa paligid, tila ba may kakaiba ka pa rin nararamdaman? Kahit na maliit na detalye pa yan kung sa tingin mo ay may kakaibang hatid sa pakiramdam mo, huwag ka munang bababa. Hindi pa iyan ang real world. Di ka pa nakabalik. Ulitin mo lang ang steps na ginawa mo kanina hanggang sa maging normal na ang lahat. Saka ka umexit sa elevator. Kumusta ang puso mga ka-night shift? Curious ka na rin ba kung totoo ang elevator game o gawa-gawa lamang? Ang makakasagot lamang yan ay yung mga sumubok na sa larong ito. Ikaw, maglalaro ka rin ba? Salamat sa pakikinig mga ka-night shift. Huwag kakalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. I-like at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Abangan ang mga susunod pang kwentong puno ng kilabot at misteryo na naitala na sa libro ng kasaysayan. Thank you.